dakong alas 5 ng hapon noong 4 ng Mayo 2017. Sa isang sementeryo sa Barangay Masluna, Liliw, Laguna, nui abala raw ang sepultorerong si Chris Pelinco. Ako'y tatabas. Ako'y nagkaan sa damuhan na, isilab. Sa gitna ng pagtatabas niya ng damo, bigla na lamang siyang nakalanghaba ng napakasansang na amoy. Dahil dito, hinanap daw ni Mang Chris ang pinanggagalingan ng napakabahong amoy. Ilang saglit pa, magugulantang siya sa kanyang makikita. Okay, baba. Ibatay. Ibatay! Ibatay! Takbo ko sa asawa ko. Ako kami, ipatay doon. Ma! Ma! Ma, may nakita akong bangka sa tabi ng nicho. Saan? Doon! Tumawag ka ng polis! Pabalik ako doon! Wala ng mukha eh. Kinain na ata ng mga uwak. Ang naturang insidente, agad namang inireport sa Liliw Laguna Police Station. Si PO3 Ronald Pastoral ang natasang humawak ng kaso. After nga nung matanggap yung report, nagtandak tayo ng investigation sa lugar kung saan nangyari, kung saan natagpuan yung bangkay. Okay. Sino nakakita sa bangkay? Ako po, sir. At bakit? Anong ginagawa mo rito? Suporterero po ako dito, sir. Sa inisyal na pagsisiyasat ng mga otoridad, ilang obserbasyon ang kanilang naitala. Ang di pa nakikilalang biktima, nakaitim na damit pang itaas at naka-short pants. Ang posisyon naman ng bangkay tila inihulog sa madamong bahagi ng sementeryo. Batay pa sa mga tagapagsiyasat, posibleng ilang araw nang nasa lugar ang bangkay. Halos bungo na. Tapos halos talagang naagnas na yung katawan niya. Masasabi natin almost one week na yung bangkay na natagpuan ni doon. Dahil dito, nuin blanco ang mga pulis kung babae o lalaki ang biktima. Pero sa isinagawang pagpuproseso sa crime scene, na-recover ang ilang potensyal na ebidensya na mahalagang palatandaan sa kasarian ng bangkay. Na-recover nating mga kagamitan is yung tsinelas ng biktima, may lipstick, at saka yung bag ng biktima. Ang mga ito'y hinihinalang ng personal na gamit ng biktima. Kaya nga nuoy, inisip ng mga pulis na posibleng babae ang biktima. Samantala, habang patuloy ang investigasyon ng Laguna PNP, nuoy nagsimula nang dumating sa crime scene ang ilang residente ng lugar. Ilan sa kanila ang tinanong ng mga pulis. Kilala mo ba yung biktima? Iyo sir eh, mukhang dayo yung biktima. Mukhang bading eh. Sa kawalan ng impormasyon hinggil sa bangkay, batid ng mga otoridad na di pa uhusad ang investigasyon sa kaso. Talaga namang marami pa silang katanungang kailangang masagot. Pero ang pinakamahalaga ay kung sino nga ba ang naturang biktima. Sa puntong ito ay isinailalim na sa mas malalim na pagsusuri ang naturang bangkay. Nui positibo nang natukoy ang kasarian nito. Humingi tayo ng tulong sa crime laboratory, sa SOCO, para ipa-autopsy natin yung bangkay. At doon napag-alaman na yung bangkay na natagpuan dito ay bangkay ng isang batang babae. Ayon pa sa mga pulis, tinatayang nasa edad 13 hanggang 17 taong gulang ang naturang bangkay. Samantala, natukoy na rin sa post-mortem examination na traumatic head injuries at stab wounds of the trunk ang naging sanhi ng kamatayan ng di pa nakikilalang bangkay. Habang patuloy ang investigasyon, isang ina ang nuuwi, abot-abot ang pag-aalala sa nawawalang dalagitang anak. Itago na lamang natin siya sa pangalang Angie. Mami, alis po muna ako. Punta muna po ako sa kaibigan ko ngayon. Sige, pero umuwi ka kaagad ha? Opo, mga nanay. Ayon sa Ginam, 27 ng Abril taong 2017, nagpaalam raw sa kanya ang 16 anyos na anak na si Lorianne.
nagpaalam po siya sa akin. Anak, baka mamaya hindi ka bumalik, ha? Baka kung saka magpunta. Sabi niya, hindi. Nay, ano, babalik ako. Mga 9 PM, nandito na ako, wag ka mag-alala, sabi sa akin. Ang sinabing ito ni Lorian, di naman raw natupad. Dahil dito, ginontak na raw ni Angie ang anak. Ano na naman kaya nangyayari itong bata na to? Hindi na naman makukontak. Noy, di naman raw nag-alala si Angie. Madalas raw kasi itong nakikitulog sa bahay ng mga kaibigan sa tuwing hindi nakakauwi ng kanilang bahay. Inakala ko po na nasa kaibigan lang niya kasi nga po, ang problema po kasi yung cellphone, hindi po namin makontak. Kapag po naman siya umaalis, yung cellphone niya, tinatawagan niya kami. O kundi manajadjad po siya sa mga kapatid niya. Bukod pa diyan, aminado naman ang ginang na may mga pagkakataon na nagiging pasaway raw ang dalagitang anak. Pero sa pagkakataong ito, may gita 3 araw nang hindi makontak ang dalagita. Dito na nagsimulang mag-alala si Angie. Nooy, lumapit na raw ang ginang sa mga kaibigan ng anak. Samantala, 7 araw matapos mawala si Lorian. Nakarating sa ginang ang balita hinggil sa bangkay na natagpuan sa sementeryo. Ay, may nakita rin patay sa sementeryo. Ganun ba? Sige, puntahan ko. Minakuha daw pong bangkay sa sementeryo. Eh, puntahan ko daw. Kasi, mabuti na daw po yung nakakasigurado. Baka mamaya, anak ko yun. Sa himpilan na ng pulisya, dumiretso si Angie para kumpirmahin ang balita. Sir, may nakita daw pong magkasimeteryo, sir. Opo, meron niya po. Nawawala po yung anak ko, sir. Pero, hindi na po mailalim bagay. Pwede po ba makita, sir? May mga gamit po kami nakuha sa crime scene. Makikilala niyo po ba ito? Sir, sana po ito, sir. Sana po ito. Ah! Nilabas po yung ano, yung gamit. Yung pong lipstick, yung charger po. Sa anak ko, yung damit niya, tsaka yung sinelas, lahat po ng gamit, pati bag, lahat po, eh, pati po yung ano, yung cream na panglagay sa ano niya, sa allergy niya, kasi may allergy po yung anak ko, may lagi po, may baon-baong cream yun, na panlagay po. Andun din po. Abot langit ang pagdadalamhati ni Aling Angie. Hindi raw niya inakalang sasapitin ng anak ang brutal na kamatayan. Masakit. Kasi mas mabuti bang ako na lang ang pinatay kaya sa anak ko. Sobrang masakit. Mistulang naramdaman raw ng ina ang sakit na dinanas ng kanyang anak sa kamay ng di pa nakikilalang salarin. Si Lorian, nakitaan ng pinsala sa ulo at saksak sa katawan. Parang kalahati na buhay ko ang nawala. Kasi okay na po kung talagang ang pagkabatay ay ano. Yung normal na pagkamatay, pero hindi eh. Dapat buhay pa ang anak ko. Dapat nag-aaral pa siya. Balang araw gusto kong maging isang journalist. Ano sa TV? Mataas po ang pangarap ng anak ko. Gusto daw po niyang maging journalist. Kasi matalino po siya sa English eh. Gusto rin din po niya mag-abroad. Gusto niya pong ipagpatayo niya ako ng ano, ng malaking bahay. Sabi niya, pagpapagawa na po niya ako ng bahay. Sa kabila nito, batid naman raw ni Ginang Angie na hindi perfecto ang kanyang anak. Gaya ng maraming teenager, kahinaan raw ng anak ang pagiging lakwatsera. Bukod pa diyan, natuto rin daw uminom ng alak si Lorian. Pero ang pinakaikinababahala ng ina ay ang umano'y pagiging malihim ng anak, lalo na sa kanyang pakikipagrelasyon. May sinabi siya na naging boyfriend daw niya yung Lams Licor, diba po? Wala naman po talagang ikinomento na kung anong ugali niya. Basta ang sabi lang po niya sa akin eh, naging boyfriend niya nung siguro mga second year, mga ganun po. Ay hindi po siya ipinakilala talaga ng ano sa akin. Sabi ko naman po sa kanya, anak, kahit na ikaw ay nakikisama, dapat pinipili mo taong pakikisamahan mo.
Huwag kang basta-basta nagtitiwala. Eh, ang anak ko po kasi mabait. Mabait-bait po ng anak ko. Basta, ang bilis po niya magtiwala. Akala po niya lahat ng tao mabait. Hindi niya alam, napakaraming salbahe tao. Ngayon, katarungan ang nais niyang makamit. Nakilala niyo ba kung sino pumatay kay Lorian? Opo. Samantala, sa investigasyon ng mga awtoridad, dalawang babae ang lumantad para magbigay ng napakahalagang impormasyon tungkol sa kaso. Sa sinumpang salaysay ng testigong, itago natin ang pagkakakilanlan. Gabi ng 27 ng Abril 2017. Uy, sumahan niyo ako din sa cemetery. Magkikitain lang ako. Nag-ano sila ng true texting na dito sila magkikita sa sementeryo para mag-usap. From there, nagpunta nga itong biktima, kasakasama itong ating witness. Agad naman raw nilang narating ang sementeryo at doon nakita raw nilang naghihintay sa ibabaw ng isang musileyo ang isang lalaki na tawagin na lamang natin sa pangalang Ram. Sa background check na isinagawa ng mga awtoridad, si Ram ay dating karelasyon ni Lorian. Noo'y 17 anyos pa lamang siya, kaya hindi pa maaaring ipakita sa telebisyon ang kanyang buong pagkakakilanlan. Ng mga panong iyon, nagsimula na raw mag-usap ang dalawa sa ibabaw ng naturang musileyo. Bagamat hindi malinaw kung ano ang tema ng naging pag-uusap ng dating magkasintahan, tila nagkaroon raw ng pagtatalo ang dalawa. Base doon sa ano natin, sa ibinigay na statement pa rin ng witnesses, gusto nang umalis nitong biktima ay hinatak niya ito at tinakpan yung bibig ng biktima. At nung nagpumiglas nga ito, sa kanya inundayan ng saksak ng nakatalikod. Matapos iyon, mula sa bubong ng musileyo ay bumagsak si Lorian sa damuhan. Dala na matinding takot, hindi raw nagawang matulungan ng dalawa si Lorian. Nuuya, kumaripas na sila ng takbo palayo sa crime scene. Sa kabila nito, nakita pa raw nila ang suspek habang tumatakas. Nangyari yung pagtatalo nila is sa taas ng museo. Ngunit nung siya ay matagpuan, siya ay nasa ibabang bahagi na ng museo. Maaari na yung tama sa kanyang ulo ay nakuha niya nung siya ay ilaglag galing sa taas na bahagi ng museo. Base pa sa salaysay, hindi naging malinaw ang sanhi ng pagtatalo nila Ram at Lorian. Pero sa pantahan ng mga tagapagsiyasat, bagamat matagal nang hindi magkarelasyon ng dalawa, posible raw na nagseselo si Ram sa mga bagong nakakarelasyon ng dalagita. Dahil sa testimonya ng mga testigo, formal nang sinampahan ng kasong murder ang suspect na si Ram. Ang problema, mula nooy, hindi na raw nakita sa lugar ang suspect. Noong 20 ng Disyembre 2017, isang warrant of arrest ang inilabas ng 4th Judicial Region Branch 26 laban sa suspect na si Ram. Pero hanggang sa kasalukuyan, patuloy na tinatakasan ni Ram ang batas. Dahil dito, nanatiling mabigat ang loob ni Angie sa malagim na sinapit ng mahal na anak. Galit ako dahil ganun ang ginawa niya sa anak ko. Sobra. Masyadong brutal ang ginawa niya sa anak ko. Galit ako sa kanya, pero pinapaubaya ako sa Diyos ang lahat ng ito. Dahil hindi natutulog ang Diyos. Diyos ang bahala magparusa sa lahat ng may kasalanan sa pagpamatay ng anak ko. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.